ikaw ba ay bata? Kung ganun, may karapatan ka. At kahit bata pa lang tayo, atin alamin, ipagtanggol at itanggal ang ating karapatan. Dahil, kaya natin to, kids! Super gandang morning po sa lahat ng mga sumusubaybay sa kanila, kanyang nating to, kids. Ngayon po ay 21 ng Oktubre taong 2012. At hello po sa mga kaibigan din natin na masugid na nakikinig sa ating napakagandang programa na iyong napapakinggan tuwing Linggo ng umaga, alas 10 hanggang alas 11, ang Kaya Natin To, Kids! At syempre, makakasama natin muli ang magandang-magandang tita na kasing ganda ng araw natin ngayon na si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Ganon? Bakit nung sinasabi mo yung magandang-maganda, parang nabubulol ka? Ayoko ng ganon. Joke lang. Magandang-magandang umaga rin syempre sa lahat ng ating mga tagapakinig tulad nga ng nabanggit. Ako po si Tita Jang mula sa Gabriela at nako. Ayan, meron po tayong mga bagong makakasama ngayong Linggo ng umaga. Kasama natin ngayong umaga sina Rolly Orsais, 15 taong gulang, at si Winalyn Bihag, 15 taong gulang din. Pareho silang mula sa Tondo, Maynila. At kaya na ang Kaya Natin To, Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni Tita Jang, kami ni Rolly ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama, talent, at marami pang iba. Ang programang Kaya Natin To, Kids ay daluyan ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, gayon din ng mga kababaihan at syempre ng buong komunidad. Tatalakayin din natin sa ating programa yung iba't ibang mga issue at pakikibaka ng mga bata. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata at paano'y pagtatanggol ang ating karapatan. Gayon din syempre, ang matutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Aba, tingin nyo ba, Winalyn, Rolly, may magagawa kayong mga bata? Syempre, kasi kaya natin to, kids! At ang programa pong Kaya Natin To, Kids ay iniahatid sa atin ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. At syempre ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare at Development at DCXL. Kaya halina po kayo at patuloy na makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Very, very happy, happy Sunday morning sa lahat ng mga masugid na tagapakinig ng Kaya Natin To, Kids! Yes, Tita Jang, happy talaga ang Sunday natin ngayon. Dahil tulad nung isang linggo, ginunita pa din natin ang Children's Month. Correct ka dyan, Winalyn. Hindi lang dapat natin ginugunit na tuwing October ang karapatan ng mga bata. Dapat araw-araw kasi, bawat bata ay nagiging biktima ng karahasan. Araw-araw at dapat lagi din tayo makilawak sa mga isyong panlipunan. Check na check ka dyan, Rolly. Kaya nga, nakatulong ang mga magagandang kwentong kasama ni Teacher Litas last Sunday. Dapat talaga din nalululong ang tulad nating mga bata sa kanyang kaka-internet, Facebook, Twitter at mga Dota. Kasi hindi tayo nasasanay makilahok. Nako, talaga naman. Napaka-interesting talaga nung naging talakayan last week kasama si Teacher Lita. Maniwala ako. Kayo ba, gaano kayo katagal kung mag-Facebook tsaka tumambay sa internet shop? Sige nga, Winalyn. 30 minutes lang ako. Oo, talaga. Ikaw malakas ka sigurong mag-Dota, Rolly.
1 hour lang. 1 hour long, yung totoo. 1 hour lang po talaga, Tita Jang. Nax, yan naman talaga. Totoo yan, ha? Hindi, kasi nga pinag-usapan natin last week, dapat yung mga tradisyonal na larong pambata, na mga tradisyonal na larong Pilipino, ay hindi natin dapat malilimutan. Diba? Kaya nga, sana madami na uli tayong makikita ng mga batang naglalaro sa labas. Kasi kahit sa lugar natin, di ba, Rolly, konti na talaga ang batang naglalaro ng mga tradisyonal na laro. Oo, tama na nga yan, Winalin. Sana nga at sana dumami din ang mga batang nakikilawak sa mga isyong panlipunan. Kagaya natin. Nax talaga naman, ha, Rolly, Winalin. Check na check kayong dalawa dyan. At syempre, hindi lang mga bata dapat ang nakikilok. Dapat yung mga nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, may ipin o wala. O, dapat lahat tayo nakikilahok. Kaya sa mga friendships natin, kung kayo ay may mga tanong o comments, makilahok na po at sumali na sa ating talakayan ngayong umaga. Maaari kayong tumawag at mag-text sa hotline ng RMN. Para po sa mga smart users, maaari po kayong mag-text sa 0921-431-1044. Ulitin natin, 0921-431-1044. At kung kayo naman ay Globe user, ayan, dito po kayo mag-text sa 0927-863-7771. 0927-863-7771. O kaya ay sa mga telepon bilang 882-2374. 882-2374. Para sa mga Sun user, mag-text sa KN2K hotline sa 0933-130-2706. Maaari nyo rin kaming makakuntuhan sa pamamagitan ng Twitter at i-follow nyo lang po kami sa Kaya Natin To Kids. Pumunta lamang po sa www.twitter.com/kayanatintokids at i-tweet nyo lang sa amin ang inyong mga katanungan, komento at sa pagtingin. Makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page ng Artseya sa www.facebook.com/artseyachildrights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comment po. Maaari din mapakinggan ang ating mga friendship ang mga episodes ng Kaya Natin To Kids sa www.youtube.com/kayanatintokids. Samahan nyo rin kami sa live streaming ng RMN na www.rmnnews.com/tv. Yan, para makita nyo naman kung gaano kami kagaganda, diba, tuwing umaga, tuwing linggo ng umaga dito sa ating programang Kaya Natin To Kids. Kaya text lang, tawag lang, tweet lang at i-like ang Kaya Natin To Kids. Katulad na lang, halimbawa, kung kilala nyo si Melissa San Miguel, binabati natin siya ng isang maligayang-maligayang kaarawan. Belated happy birthday sa'yo, ta Melissa. Gayun din, yung kasama natin na nag-workshop sa Tagaytay, si Aya, mula sa Barangay Bagong Silangan. Happy birthday, Aya! Yan. Si Sarilaya Cartagena. Siyempre, happy birthday mula sa ating lahat ito sa Kaya Natin To Kids at mula sa Arxeya. Binabati rin natin ang Gabriela National Capital Region dahil kahapon ay ginanap sa Universidad de Manila ang kanilang asimbliya. Yun, dinaluhan ito ng mahigit sa 500 kababaihan mula sa iba't ibang syudad sa Kamaynilaan. At bago pa natin basahin yung napakarami pang magpapabati at yung iba pang nais maging bahagi ng ating talakayan ngayong umaga, aantayin namin ang inyong mga text at tawag at tweet. Pero bago tayo magtungo sa mas mainit pang chikahan ngayong araw ng Linggo, pakinggan muna natin ang ating mga balita ngayong umaga na ihahatid sa atin ni Mark Anthony Bartolome, 15 taong gulang, mula pa din sa Tondo, Maynila. Balita mula sa matalang bata, balitang bata. Para sa mga balita mula sa mata ng bata, naglunsad ang lantern and candlelight
Adopting and Sanlahi alias for Children's Concerns at Children's Rehabilitation Center noong Miyerkules, October 17, 2012, sa harap ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform o DAR upang gunitain ang Children's Month at upang alalahanin din ang 12 batang biktima ng karahasan sa ilalim ni Pinoy. Ayon sa datos na nakalap ng CRC, lahat ng perpetrators na mga biktima ay nagmula sa AFP. Kasama rin na inalala ni Father Fausto Tetorio o mas kilalang bilang Father Pap na biktima din ng paglabag sa karapatang pantao. Siya ay Child Rights Advocate at kasapi ng General Assembly ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCEA. Pinang siya noong nakaraang taon sa Araw ng Mga Bata, October 17. Isang taong makalipas ang kanyang pagkamatay, nananawagan pa rin ng hustisya ang kanyang mga kasamahan. Nagsagawa din ng training sa pagbubuo ng Children's Rights Protection Brigade ang ARCEA noong 14 ng October taong 2012 sa San Pascual, Santo Domingo, Nueva Ecija. Samantala, itinuturo ngayon ang 27 Infantry Battalion na nasa likod ng massacre sa isang mag-anak na tagal na tumututo sa pagmimina ng Extrata SMI sa Bong Mall, South Cotabato. Patay si Juve Capio ng 7 buong buntis at ang 2 nitong anak na si Napap, 13 taong gulang at Jan 8 taong gulang. Ang mga biktima ay nagmula sa katutubong komunidad ng mga blaan na mariing tumututo sa pagmimina sa kanilang lupang ninuno at matagal na rin dinarahasan ng mining company ng Extrata, SMI at ng mga militar. Mula sa Bata Networks, ito si Mark Anthony Bartolome, nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids. Ang demolisyon ay nangangahulugan ng dislokasyon. Para sa mga bata, nangangahulugan ito ng paghinto sa pag-aaral, pagkawalay sa kaibigan. Ito po si Kinatawan Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang demolisyon at manindigan para sa on-site rehabilitation ng mga maralitang tagalungsod. Anak, huwag na mag-TV. Nay! Anak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Magandang umaga, mga kids, mga nanay at mga mothers. Nako, antabay kayo sa ating mga tips. Pero bago yan, binabati natin. Sino to, Rolly? Binagpapabati ng happy anniversary. Oh. Sino yan? Nakikita mo? Oh, happy anniversary. Nako, sa Batibot Early Learning Center at PAECCDI noong October 18. Ba, last week lang kasama natin ito si Teacher Lita. At welcome home kay Mads. Uy, lumapag na. Galing sa Yunnan, China. Ano kayang pasalubong ni Tita Mads sa atin? Good morning sa'yo. Mga nanay, mga mother, mommies. Ngayon naman, matapos nating mapakinggan ang balita, ay mapapakinggan naman natin ang inaabangan ninyong segment. Ito po ang tips para kay nanay na ikikwento naman sa atin ni Nanay Fe Crisostomo mula pa rin sa Tondo, Maynila. Tips nanay! Para kay nanay! Para kay nanay! Mga nanay, nawawala po ba ang confidence natin dahil sa stress marks na dala ng panganganak? Dahil sa pagtaas ng ating timbang at sa paglaki ng ating tiyan, nababanat ang ating balat at naiiwan ng marka o stress marks. Ito ang ilan sa ating mga pwedeng gawin. Una, habang buntis, pahira ng tiyan ang olive oil o mga oil o lotion na mayaman sa vitamin E upang maging elastic pa din ang ating balat at bumalik sa dating anyo.
Pangalawa, maaari din kumain ng mga gulay na mayaman sa vitamin E, kagaya ng munggo, dried beans, o mga sunflower seeds. Makakatulong ito upang hindi mag-dry ang balat na mas kuminis pa ito. Pangatlo, uminom ng madaming tubig, isa sa dehydration sa pagiging tuyo ng balat, upang mag-iwan ng marka sa balat na pagkabanat. Uminom din ng natural fruit juice. Pang-apat, laging mag-ehersisyo pero hindi mabigat. Makakatulong ito sa normal na sirkulasyon ng iyong dugo at normal na pagbanat at pagbalik sa dati ng iyong balat. Ito po si Danay P. ng Tondo, Manila, para sa tips kay Nanay. Kami ang mga tagapagmana. Tayo po ay nagbabalik sa ating magandang programa tuwing Linggo ng umaga, ang Kaya Natin To Kids! Narinig natin syempre yung tips para kay Nanay mula kay Nanay Fe. Sana makatulong ito sa ilan sa ating mga nanay na nai-insecure dahil sa kanilang mga stretch marks. Binabati natin si Tita Lay. Ayan, Tita Lay, ha? Alam mo na kung paano makakaiwas sa stretch marks, ha? Yan, good morning sa'yo, Tita Lay. Ganun din kay Tita Malu, good morning sa'yo. Ito rin, ha, sana napakinggan mo kung paano makaiwas sa stretch marks. At sa lahat pa ng mga nanay o magiging nanay, expecting nanay, ayan, makakatulong sa inyo yan. Lagi nating tandaan, yan, na ang nakakaganda sa ating mga nanay ay ang todong pag-aalaga sa ating mga anak. Tita Jang, pansin ko lang, si Rolly parang medyo malungkot. Hindi siya ganun kasigla ngayong araw na ito. Talaga lang, ha? O, bakit naman, Rolly? Malungkot ka nga ba? Wala naman po. Nalulungkot lang po ako para sa kaibigan ko. Oh, aalis bakit? Po kasi ang nanay niya papuntang Dubai. Tapos sila lang magkakapatid ang maiiwan. Mamimiss lang po talaga nila yung nanay niya. Lalo po matagal po ang magtatrabaho ang nanay niya doon. Ganon? Naku, nakakalungkot nga yan, Rolly. Kahit siguro ako, hindi ako papayag na umalis ang nanay ko. Siyempre, iba pa rin yung pangangalagang ibinigay ng mga magulang. Eh bakit pala magiging ibang bansa yung nanay ng kaibigan mo? Kasi nahihirapan na din sila, eh. Hindi sumasapat ng kanilang magkakapatid ng kinikitan ng nanay niya nila sa pagtinda. Eh hindi rin naman makahanap ng trabaho yung nanay niya dito. Kaya nagpasya na yung nanay niya nila namang ibang bansa para maging domestic helpers. Naku, kawawa naman pala yung kaibigan mo. Hay, kung bakit kasi ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Pati tuloy siya kay silang kaibigan na nahihiwalay sa kanyang nanay nila. Oo nga, alam nyo, nakakalungkot talaga yan, ano? Pero ang dami-dami na, no? Ang dami-daming mga nanay ang kailangang magimambayan. Hindi lang yung nanay ng kaibigan ni Rolly ang kailangang umalis ng bansa. Pero sana nga lang talaga, eh, hindi na sila umalis. Sa totoo lang, hindi naman nila kailangang magibambayan kung merong maayos na trabaho dito sa bansa, eh. Siya nga, Tita Jang. Eh, paano kaya ang mga anak niya? Anong mangyayari sa kanila? Hindi natin alam. Siguro ipapaalaga sa mga kamag-anak o di kaya baka ipapaalaga sa tatay kung nandito yung maiiwang tatay. Yan. Pero malalaman natin yan at tatanungin natin yan sa bisita natin ngayong umaga. Oh, eh paano pa masasagot ang mga tanong natin yan? Eh di, pag-usapan natin yan sa Usapang Bata! Usapang Bata! O mga bata, ipapakilala na natin ang ating magiging kakwentuhan ngayong umaga para sagutin yung ating mga tanong. Kung bakit nga ba maalis ang mga magulang at ano yung pwedeng maging epekto nito sa kanilang mga anak. At upang makakwentuhan na natin ngayon ng usapin ng ito, makakasama ngayon natin si Kuya Earl Pastor, kapwa nating bata. Siya po ay 17 taong gulang na community organizer mula sa Migrante Youth. Usap tayo, kids!
Hello, Kuya Earl. Magandang umaga sa'yo. Hello, Winalina, Rolly, at kay Tita Jang, at sa mga tagapakinig natin. Magandang umaga sa'yo, Kuya Earl. Ikwento mo naman sa amin, ano ba itong nabanggit kanina na migrante youth? Ito ba ay bahagi rin ng migrante? Ano ba ito? Siya ay binuo ng Migrante International upang pagbuklurin ang mga anak ng ating mga kababaeng OFW. Hiling niya itong imulat ang ating mga kababayan, lalo na ang mga anak nila sa tunay na nangyayari sa ating bansa. Sino-sino po ang mga kasapi nito? Sila din po ba ang OFW at mga anak ng OFW? Kalakhan ay mga anak ng ating mga kababaeng OFW. Kuya Earl, ano po ba ang ilang sa mga bagay na ginagawa ng migrante youth? Kami ay nagbibigay ng libreng konsultasyon, libreng pag-aaral, at libreng film showing para sa ating mga kabataan. Di puro ito mga anak ng migrante o kapamilya, no, ng mga OFWs. Ikaw ba, sino sa mga kapamilya mo ang OFW, Earl? Yung ate ko po na nagpalaki sa akin. At nasaan si ate? Umalis po siya noong May sa Malaysia. Tamo. Ikaw ba, meron kang kamag-anak na migrante? Meron po. Tito ko. Saan naman? Kahit saan po siya pupunta. Sa Dubai, sa Amerika. Ikaw, Winalin? Ay, meron din po yung pinsang ko. Mm-hmm. Sa katunayan nga po, babalik siya uli sa ibang bansa, sa Dubai. Masaya ba na merong mga kamag-anak sa ibang bansa? Ikaw, Rolly, natutuwa ka ba na merong kang kamag-anak sa ibang bansa? Minsan po natutuwa, minsan nalulungkot. Bakit ka natutuwa? Kasi maraming pera. Maraming pera, may pasalubong. Bakit ka naman nalulungkot? Namimiss. Diba? Ako din, ang magulang ko nasa abroad. Katunayan, lagi silang nakikinig sa Kaya Natin to Kids sa pamamagitan ng YouTube. Ang nanay at tatay ko, magandang umaga sa inyo. Ayan, ano. At syempre, yung pinsan ko din, nasa abroad. Yung kapatid ng asawa ko na si Uncle Aris. Uncle Aris para sa anak kong si Viel, ano. Yan. Nasa abroad din. Minsan nga, totoo yun, ano, masaya kasi minsan may pasalubong, may chocolates, may anong tawag dito, mga delata, pabango, kung ano-anong natatanggap natin. Malungkot din syempre pag namimiss natin, lalong-lalo na magpapasko. Ikaw ba, Earl, ilang Pasko mo nang hindi nakakasama ang ate mo? Matagal-tagal na. Matagal na. O diba, malungkot kapag may mga okasyon, birthday, Pasko, graduation, tapos 'di ba, gusto niyo kasama niyo yung mga mahal niyo sa buhay pero hindi natin nakakasama. Bakit nga ba kailangang magmigrante o bakit kailangan umalis ng bansa? Dahil po sa kawalan ng trabaho sa ating bansa na dapat ay binibigay ng gobyerno at hindi sana mag-iibang bansa ang ating mga kababayan kung may nakasasapat na sahod para sa kanila. Ultimo 125 na hiling ng mga manggagawa ay hindi masetupad. Talagang kaagatin ng mga kababayan natin yung nakakasilaw na pera sa ibang bansa. Yung ang kinikwento ni Rolly kanina, di ba? Hindi nakakasapat sa pagtitinda. Yung kinikita ng nanay ng kaibigan mo sa pagtitinda ba? Mahirap din kaya. Hindi ba natatakot? Halimbawa, ikaw, hindi ka ba yung kaibigan mo ba, hindi ba siya natatakot na kung anong mangyari sa nanay niya sa Dubai? Tatakot rin po. Diba? Kasi ang dami-dami kaya nating nababalitaan. Kayo ba sa migrante youth, Earl, yung mga nanay ng mga kasama ng migrante youth o yung mga magulang na nasa abroad, hindi ba natatakot yung mga anak na halimbawa? Kasi ang dami-dami nating nababalitaan, mga inaabuso sa abroad, ganyan. Hindi ba kayo kinakabahan pag umaalis yung mga kamag-anak nyo? Yung kadalasan po ay kinakabahan naman po sila tapos kami naman po ay nasa tabi nila upang paliwanagan kung ano ang ugat ng migrasyon, kung bakit sila naparoon at sila ay biktima ng mga ng mga ganong bagay, mga kinakaharap ng mga kaso nila. Kasi nga, 'di ba, ang dami-dami nating nababalitaan pag-uwi dito, 'di ba? Nabugbog, inabuso, o di kaya ang pinakamasaklap pa yung pag-uwi dito, nasa loob na ng box.
'di ba, yung ating mga migrante. Malungkot 'yon, ano, at syempre nakakabahala para sa maraming mga migrante at pamilyang migrante. At sabi nga ni Princess, ayan, sinasabi ni Amy Habagat ng Rizal, Palawan na nagpapabati sa kanyang mga anak na sina Princess May, Pamela at Japet. Napakaganda ng program ninyo at ang gagaling talaga ng Kaya Natin To Kids. Malaki ang natutulong nyo sa kapwa ninyo, bata na nakikinig sa programa ninyo. Ayan, kung meron kayong nais itanong sa ating panauhin na si Earl mula sa Migrante Youth, ha, text lang kayo. At good day, happy SEM break sa lahat. Hi sa mga taga Lubang Island, lalo na sa mga taga Barangay Maligaya. Parati kaming nakasubaybay sa inyo. Pakibati ang mga taga Lubang Integrated School. Belated happy birthday rin kay George Allen Morales at hi kay Denver Panganiban mula kay Rogin Masangkay ng Barangay Maligaya, Lubang Island, Occidental, Mindoro. At si Lana, happy birthday sa'yo. Isang buwan ng birthday mo, Lana. Oo ka, ha? Pero binabati natin si Lana. Maligayang kaarawan sa'yo. At antabay lamang kayo, mapapahinggan natin ang patuloy nating kwentuhan kasama si Kuya Earl ng Migrante Youth dito sa ating palatuntunang Kaya Natin To Kids. Pansamantala, station break po muna. 558 BZXL. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig kami sumasanim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tibing tinawa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na pabayak at malaya. Nagbabalik po muli ang Kaya Natin To Kids at kasama pa rin po natin si Kuya Earl Pastor mula sa Migrante Youth. At ako muli, si Winalin muli. At maging ako'y andito pa rin, ako si Rolly. Talaga naman, andyan pa rin kayong dalawa, ha? Medyo, relax lang. At ako naman po ang inyong Tita Jang Monte. At tulad nga nung nabanggit mula sa Migrante Youth, kasama natin si Kuya Earl. Kung nais ninyo maging bahagi ng ating talakayan, mag-text po sa Smart 0921-431-1044. Kung kayo po ay Globe user, maaaring mag-text sa 0927-863-7771 o di kaya ay tumawag sa 882-2374. Kung kayo naman po ay Sun subscriber, pwede kayong mag-text sa 0933-130-2760. Sundan kami sa live streaming rmnnews.com/tv o di kaya sa Twitter, twitter.com/kayanatintokids. Maganda ngayon, siguro nakikinig yung mga migrante, ha, at yung mga kamag-anak ng mga kids na may naiwang mga bata dito sa Pilipinas. Kaya makikinig sila sa pamamagitan ng ating live streaming sa rmnnews.com/tv. Oh, eh Kuya Earl, matanong ko lang, gano'n na nga ba karami ang OFWs na meron tayo ngayon? Sa huling tala ay 10 million na. At iba pa yung bilang ng mga expats o yung mga nag-asawa ng mga kababayan natin doon na. Doon na talaga sila tumitira. Tapos patuloy pang tumataas ang bilang ng mga kababayan nating napipilitang magtrabaho sa ibang bansa. Mm-hmm. Ibig sabihin, Kuya Earl, napakaraming bata na ang iniwan ng kanilang mga magulang para magtrabaho sa ibang bansa. Bakit po hindi na lang sila dito magtrabaho sa Pilipinas? Marami na talaga. Dahil talaga sa kakulangan ng trabaho dito, kung meron man ay napakaliit ng sahod, talagang hindi mabubuhay ang isang pamilya sa halagang 460 pesos. Mm-hmm. Dahil sa bigas pa lang kulang na bayad na sa oryente, sa tubig, sa mga baon ng mga bata, talagang kulang. Kaya talagang napipilitan silang mag-ibang bansa. Isipin nyo yun, ano, kung 10 million yung binabanggit ni Kuya Earl, 10 million ang OFWs. Kung ang bawat isang magulang ay merong ipagpalagay natin dalawang anak, o di kaya tatlo, no, na maiiwan. Ibig sabihin, 30 million na mga bata ang iniwan ng kanilang mga magulang dahil nag-OFW. Kuya Earl, hindi po ba may delegadong trabaho sa ibang bansa? Nababalita po kasi sa madalas sa TV na may mga napapahamak na OFWs sa ibang bansa. Bakit po pinapayagan? Mm-hmm.
Bakit nga ba pinapayagan pang umalis at bakit pinapayagan pa ng mga limawa ng gobyerno na magtrabaho doon, ganyan? Minsan po kasi, hindi mismong yung mga kababayan natin ay lumalapit sa mga ahensya ng gobyerno natin, sila ay direct hired. Mm-hmm. O yung may mga dating amo na parang kinakalakal yung mga iniibata nila para diretso magtrabaho at hindi na dumaan. Kaya kadalasan, pagdating nila doon, sila ay nakakasuha ng undocumented. Mm-hmm. At sila ay human trafficking, illegal recruiter. Mm-hmm. Diba? Ah, yun yung kumbaga hindi dumaan sa mga sa DFA o di kaya sa POEA, yung mga ganyan. Di ba may mga OWA? Yan. Dahil hindi nila kayang bayaran yung mga dapat bayaran dun. Oo nga, di ba kaya nga umaalis ng bansa kasi wala nang pambayad sa kuryente, kulang ang pambayad sa tuition fee. Di ba tapos bago ka umalis ng bansa, kailangan mong mangutang ng sandamakmak para lang makalabas? Ano ba naman yan? Grabe. Paano na lang ang nararamdaman ng mga kamag-anak at mga anak OFWs habang alam nilang hindi ganong kaligtas ang pagtatrabaho sa ibang bansa? Ano po ba ang madalas nangyayaring epekto nito sa bata, lalo na pagka nalaman nilang may nangyayari sa kanilang mga magulang sa malayong lugar? Siyempre, nag-aalala sila. Mm. At talagang sa kahilingan nila, gusto na nilang uuwi ang mga magulang nila para makasama ulit. Pero kadalasan, talagang sa higpit ng employer, ay talagang hindi napapalis kagad yung mga kababayan natin. Tapos yung mga kabataan naman, ay imbis sa mga kamag-anak magsabi ng mga hinaing, ay napupunta sa mga barkada, mm-hmm, nawawala yung loob sa mga sariling pamilya, mm-hmm, na impluwensya ng droga, mga ganang bubis. Yan yung kadalasan nangyayari sa mga kabataan nating naiiwan ng mga magulang nila. Nakakalungkot naman kasi parang yung sinasabi niyan, hindi na nagagabayan ng magulang kasi malayo. Mm. Oo, nasa malayong lugar yung kanilang mga magulang. At bukod pa doon, syempre yung mga bata, nag-aalala din. 'Di ba anong nangyayari? Kanina kasi no, para sa ating mga tagapakinig, kanina po bago kami nag-on air and nagkikwentuhan kami ni Kuya Earl, may binabanggit siya tungkol doon sa mga nasa Saudi. Mm. Tama ano? Ilan 'yun? 200? 200 plus dahil patuloy po nadadagdagan ng mga kababayan natin na lumalapit sa Migrant International upang humingi ng tulong. Anong nangyari dun sa 200 plus na yon? Dahil po sila ay mga manggagawa, iba't ibang profesyon sa Saudi Arabia na sa pilitang tinanggal at hindi binigyan ng benepisyo, hindi binigyan yung sahod, mm-hmm, at hindi pinauwi kagad. Mm-hmm. So ibig sabihin niyan, kung halimbawa ikaw Winalin, o kung ikaw ay anak nung isa sa mga 200 plus na yon, tapos biglang matitigil ang pagpapadala ng para sa tuition fee. Pantusto sa pamilya, hindi ba? Tapos, bukod pa doon, hindi pa alam ni nanay kung kumusta na ba, ano na bang nangyayari, may natitirhan pa ba, may nakakain pa ba si tatay o si nanay na nasa abroad, na nasa labas ng bansa, o di ba? Napakahirap ng kalagayan at napakahirap talaga ng, at matindi ang epekto noon sa magulang at syempre lalong-lalo na sa bata sa kanilang pagkakawalay. Binabanggit ni Kuya Earl kanina, ano yun? May mga nabubuntis ng maaga, nalululong sa droga, yung mga ganyan, no? Iba't ibang mga bisyo. Kuya Earl, kung matagal na nawala ang kanilang mga magulang, ano kaya ang pwedeng maramdaman ng mga bata sa pagbabalik nila, lalo na kung lumaki ang bata na hindi man lang nakasama o nakilala ang kanyang mga magulang? Sa pagbabalik ng mga magulang, halo-halong emosyon yan. May galit, tampo, mm-hmm, at yung talagang gusto talaga nilang mahagkan yung magulang nila. Pero dahil sa tagal ng pagkawalay niya, ay hindi niya na kayang iparamdam sa magulang niya dahil siya ay nakontento na sa mga gumagabay sa kanya, mga kaibigan niya. Yan. Mm-hmm. 'Di ba parang kagaya, napanood niyo ba 'yon yung patalastas ng sabaw ng sinigang na ang tagal-tagal nang hindi nakauwi si tatay, tapos chef yata si tatay, tapos nagluto si tatay ng sinigang, 'di ba? Napanood mo 'yon, Winalin? Opo, Tita Jang. Tapos hindi po siya nakilala ng anak niya po.
Oh, hanggang sa nakakain sila ng sinigang niluto ni tatay. Na niluto ni tatay. Ibig sabihin niya, sa mga simpleng pamamaraan siguro, ano, pwede nang matanggap ng anak muli yung kanyang magulang. May mga paraan po ba ang mga magulang para matanggap ng kanilang anak ang pinili nilang trabaho? Meron naman kung talagang tututukan yung pagliwanag sa mga anak nila at kung ano yung papasukin nila ng trabaho at kung bakit sila aalis ng bansa. Mm-hmm. Dapat talaga naiintindihan ng mga bata kung bakit hindi yung basta-basta na lang umaalis ang mga magulang. Ano. Eh, Kuya Earl, halimbawa ikaw, kung ipagpalagay natin ang, kung ang magulang mo ay nasa abroad o yung ate mo na nagpalaki sa'yo ay nasa abroad, ano ba yung pwedeng gawin ng mga magulang o di kaya ng mga ate at kuya para maiwasan yung masamang epekto ng kanilang pag-alis, no, dun sa kanilang mga anak o di kaya mga kapatid? Advice ko sa mga kababayan natin ay pagbalik nila ay magkaroon ng heart-to-heart na talk, tapos bonding, para muling mabuo yung bonding nila sa isa't isa. Kaya alam, pagkatapos ng bonding, biglang aalis na naman ulit, di ba? Kasi may bago na namang kontrata, malungkot. Sabi naman ni Bobby ng Las Piñas, dapat ang bata ay nasa paaralan, nag-aaral at naglalaro. Hindi natututo ng karahasan ng dahil sa kahirapan. Ang solusyon dyan ay malaking pondo, magkaroon ng libreng edukasyon at mga gamit at tamang nutrisyon sa lahat, trabaho at tagdagsahod sa mga manggagawa. Pero ayaw aksyonan ng Pangulo. Hindi na dapat umalis ang mga Pilipino para iwan ang pamilya, para magtrabaho at kumita sa ibang bansa. Dapat nating kalampagin ang Pangulo. Yan ay ayon kay Bobby ng Las Piñas. Maraming salamat, Bobby, sa iyong pakikinig at sa iyong pakikibahagi sa ating talakayan. May programa rin po ba ang gobyerno para maiwasan ang pag-alis ng mga nanay at tatay dito sa ating bansa? O, yaman din lang. Sabi ni Bobby ng Las Piñas, eh, kalampagin daw natin ang Pangulo. Bad yun? Meron nga ba? Meron namang mga programa, oh, pero hindi halos lahat ng mga OFW natin ay nabibigyan ng programang ito. Mm-hmm. Siguro, balance, hindi tataas na yung mga 5% ng kalakhang mga OFW ay nabibigyan ng programang ito. Kaya talagang walang nakukuhang benepisyo ang mga OFW natin. Mm-hmm. Kasi nga, di ba, minsan na may naririnig tayo, meron daw yung pinapautang yung mga magulang ng OFW, yung mga OFWs para magnegosyo na lang para sila dito. Para maging livelihood project. Oo, para maging livelihood project. Yan, tanong, marami ba, nagtatagumpay ba yung mga nagnenegosyo dito sa bansa natin? Alam mo, yan yung tanong na malaki. Magbibigay sila ng ganitong halaga. Mm-hmm. Pero, mabilis lang maubos yan dahil nga sa sobrang taas ng presyo natin dito sa Pilipinas, sobrang daming bayarin, talagang babagsak at babagsak pa rin yung binigyan nilang livelihood project. Mm-hmm. Kasi nga halimbawa, yung mga nanggaling sa Syria, di ba, kasi nagkakagulo sa Syria ngayon. Alam nyo ba, mga bata, nagkakagulo ngayon sa Syria. O di kaya dun sa Libya, nung nagkagulo doon, eh ang dami-daming napauwing OFWs. Pinutang ito ng livelihood project dapat, ano. Kaya lang, syempre, utang yun. Utang na talaga yun. Babayaran. Babayaran mo yun. Inalugi ka na nga kasi hindi mo natapos yung kontrata mo sa ibang bansa, di ba? Tapos pag-uwi mo sa bansa, pauutangin ka ulit para magnegosyo. Ayan, para naman mula sa isang caller. Ayan, di na natin babanggitin ang kanyang number. Para sa akin na isang ina, mahirap at nagiging kawawa ang mga bata kapag napapalayo sa kanilang nanay. Advance happy birthday sa husband mo. Sino namang husband mo? Di mo naman sinabi ang pangalan mo eh. Mag-text ka ulit. At hi din sa mga nakikinig ngayon na sina AJ at Tina. Ayan, anong masasabi ninyo sa ating paksa? Naku, kumusta nga naman ang mga anak at mga kamag-anak ng mga migrante na naiiwan dito sa Pilipinas? At kumusta rin naman, napakahirap talaga na mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Hindi ba? O, tanungin naman natin ngayon si Kuya Earl. Eh, Kuya Earl, ayan, meron bang mga activities ang migrante youth? Ano bang, at paano makakaugnayan ng migrante youth kung meron mga kabataan dyan na halimbawa, nababahala sila kung kani-kanino mapapabarkada? Diba, yung mga magulang naisip nila, naku, kung kani-kanino mapapabarkada tong anak ko, maigi na lang sa migrante youth ko na lang siya isasama. O, saan ba pwedeng makaugnayan ng migrante youth? Ang tanggapan po niya ay, pinakasentro ay sa Cambridge number 45 sa Cubao. Mm-hmm. Para sa mga katanungan at libreng konsultasyon. Mm-hmm. Yan po ang tanggapan din ng migrante, ano, sa Cambridge, sa Cubao. At meron bang mga activities ang migrante at migrante youth para naman maanyayahan natin yung ating mga tagapakinig? Bali po sa darating na October 23 hanggang 24, meron pong camp out
para sa mga para sa hinahawakang kaso ng Migrante International dun po sa Saudi na 200++++. Ang pangunahing mga kasama mo dito ay yung mga relatives at anak, asawa ng mga manggagawa para sa panawagang bring them home. Dahil ang tagal-tagal na po eh, hindi po in-action na ng gobyerno natin. Yung bring them home, ibig sabihin kailangan mapauwi na itong 200 plus, 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 plus. Ako, dadami pa yung plus na yan hanggat tumatagal sila doon na hindi na-action na ng gobyerno. Bukod doon sa bring them home, sige Earl, bago tayo magtapos sa ating talakayan, may iba ka pa bang panawagan? Ano ba ang gusto mong mangyari para sa mga migrante, mga magulang at sa pamilya ng migrante? Ano ang inyong mga panawagan? Panawagan ko po ay huwag po tayong maging bulag at maging bukas isip tayo sa tunay na nangyayari sa ating bansa. Tutulan po natin ang pagkatrabaho sa ibang bansa at isulong po natin ang pambansang demokrasya sa ating lahat. Yan, kasi nga sabi natin, ano, sana kung merong mas maunlad tayong ekonomiya, 'di ba? Meron tayong ekonomiyang nakakapagsarili, merong mga trabahong napapasukan ng mga magulang dito sa ating bansa. Eh hindi na nila kailangang mag-abroad. Ikaw ba, Winalyn, gusto mo mag-abroad balang araw? Ayoko po. Bakit naman? Dito na lang ako sa Pilipinas. Maghanap na lang ako ng magandang trabaho. Ba, ang dami kaya sa mga batang nag-aaral ngayon, iniisip nila kaya sila nag-aaral ng mabuti kasi gusto nilang mag-abroad. Ikaw ba, Rolly, gusto mo mag-abroad? Opo naman. O, bakit? Gusto ko maging seaman. Gusto maging seaman. Oy, may mga kamag-anak din akong seaman, ha? O, kasi maraming mga bansang napupuntahan ng seaman. O, bakit mo naman gusto maging seaman? Para makasama ko yung tito ko at kuya ko. Naks, dahil ang mga tito at kuya mo ay seaman din. Ayan, no? Napakarami, no? Tama yon, mangarap tayo kung gusto nating makalabas ng bansa para makapagtrabaho, para makasama yung ating mga mahal sa buhay. Wala pong mali doon, pero dapat sana alalahanin din natin, aba, meron tayong mga mahal sa buhay na naiiwan din dito sa ating bansa. At syempre, mas gusto mo bang umalis kesa makasama yung mga mahal mo sa buhay? Ano? Hindi, kasi siya napapangiti si Rolly. Kasi si Rolly, kaya siya lalabas, kaya siya aalis ng bansa. Kasi gusto nga niyang makasama yung mahal niya sa buhay eh. Nasa labas na kasi ng bansa. No, pero si Winalyn ayaw naman niya. Eh, ikaw naman, Earl, considering na ang ate mo ay nasa labas ng bansa, gusto mo rin bang mag-abroad? Ayoko. Bakit naman? Mas gusto kong mag-organize ng mga kabataan upang sila ay imulat. Mm-hmm. Para ipaglaban yung karapatan ating mamamayan. Naks. Oh, nandito. Dahil nga nandito si Kuya Earl sa ating bansa, para nga imulat yung mga kapwa niya kabataan. Kanina may shinare si Kuya Earl sa atin na talent. You know? You know? You know? You know? May shinare sa atin na talent si Kuya Earl na ba? Magandang maganda to kung mapapakinggan ng ating mga tagapakinig. Diba? And interviewin mo lang si Kuya Earl. Kuya Earl, paano ka natutong mag-beatbox? Beatbox? Grade 6 pa ako. Grade 6 pa? Bakit? Ba't ito ang naisip mong pag-aralan? Pangarap ko po kasi maging DJ dahil nga sa kawalan ng pera. Mm-hmm. Nung narinig ko po siya, ay nainganyo ako. Mm-hmm. Dahil kayang-kaya niya gumawa ng mga sounds na galing sa mismong pyesa ng DJ. Mm-hmm. Tapos yun. Aha, kaya nahilig sa pagbi-beatbox. Alam ba ng ate mo na nasa abroad na mahilig kang mag-beatbox? Oh, proud na proud nga sa akin yun eh. Naks, oh, sana kung nakikinig si ate ngayon sa pamamagitan ng live streaming, eto, mapapanood mo kung kayo ikaw ay na online na, no? At mapapakinggan natin ngayon sa radyo kung paano mag-beatbox si Kuya Earl. Sige nga, Kuya Earl, go! Bird.
Happy birthday sa sarili ko. Pa-birthday gift ko sa sarili ko yun. Yes, kailan ang birthday mo, Kuya Earl? October 29. Yan! Advance happy birthday sa'yo, Kuya Earl. At syempre sa lahat ng ating mga tagapakinig na nagbe-birthday at magbe-birthday. Yan din ang handog sa inyo ni Earl mula sa Migrante Youth. O sana yung mga kabataan na naiiwan ng mga magulang dito sa ating bansa, no, gamitin ninyo yung inyong panahon para matuto ng mga bagong skills tulad ng Beatbox. At syempre, pwede rin kayong matuto ng iba't ibang mga instrumento, musika, ganyan. O di kaya ay gamitin yung inyong panahon para kayo naman ay makapag-aral ng mabuti. Dahil kaya nga umaalis sa mga magulang eh, para kayo ay makapag-aral. Sabi naman ni Misty, ayan, salamat sa mga nagtitext ha. Kung sana may trabaho sa bansa ay hindi naaalis ang mga tao. Hindi maiiwan ang pamilya at mga bata katulad ng nanay ko na nasa abroad. At 11 taon nang hindi nakakasama. Naku, nakakamiss nga. Isipin mo kung ipinanganak ka 11 years ago, gagraduate ka na ng elementary, hindi mo pa nakikita si nanay, di ba? Malungkot nga naman. Magandang umaga, lagi akong nakikinig sa Kaya Natin Talk Kids mula kay Oni. At hello kay Winalyn, Rolly at Tita Jang mula kay Clint. Hello din sa'yo, Clint. Namimiss ka na namin dito sa Kaya Natin Talk Kids. Good morning, Clint Kabutahe. At kay Oni na laging nakikinig sa Kaya Natin Talk Kids, good morning. At nako, sino yan, Rolly? Nakikita mo? Oh, hello sa mga nakikinig ngayon sa Tondo, sa mama ko, sa papa ko, ni Rolly at na Winalyn Biag, ay Kinarak, Apyong Princess Buloloy, kalay si Ray Bibe. Congrats kay Christina Valenzuela na nanalo ng second place sa Geography Contest. Oh, congratulations. Sana yung mga anak ng mga migrante, sumali kayo sa mga pa-contest ninyo sa school para maging proud ang mga magulang ninyo sa inyo at para naman, syempre, matuwa sila na ang bunga ng kanilang pinaghihirapan abroad, nakikita nila nakaka-graduate kayo, nagtatop kayo sa klase, at nakakasali at nananalo pa kayo sa mga contest sa school. Sige, last na lang, Earl, bago tayo magpaalam, ano ang iyong tips para sa mga kapwa mong anak o may kamag-anak na migrante sa abroad o kapatid, no, ng migrant na nasa ng isang migrante? Ano ang iyong masasabi para makaiwas sila dun sa mga masasamang bisyo at muli imbitahan mo silang maging bahagi ng Migrante Youth? Iniimbitahan ko po ang ating mga kababayan na may balak mag-ibang bansa. Lumapit lamang po kayo sa Migrante International upang malaman ang mga karapatan bilang isang OFW at para maiwasan yung mga illegal recruiter, human trafficking, tapos yung mga uso po ngayon na drug mule. Mm-hmm. Oo nga, ang dami-dami. Kaya ang dami-dami rin lalo na yung mga migrante nabibitay o di kaya nakukulong, no, ng panghabang buhay sa abroad, di ba? Lalong mas mahirap din yon para sa kanilang mga anak at para sa kanilang mga kamag-anak. Maraming salamat, Earl! Ayan po, at nakasama natin ngayong umaga si Kuya Earl Pastor na nagmula sa Migrante Youth. Maraming salamat, Kuya Earl. Maraming salamat, Earl. Maraming salamat po sa staff tsaka sa Kaya Natin Talk Kids. Ang ganda naman ng topic natin ngayon, no, Winalyn? Oo, at ang dami ko talaga natutunan. Akala ko natuto kang mag-beatbox. Attention, Pinoy. Kung tunay nga kaming mga Pilipino ang boss mo, sana gumawa ka ng paraan para wala nang umalis ng mga magulang dito sa ating bansa. At nang wala ng mga bata ang nalulungkot o naapektuhan dahil sa wala ang kanilang mga nanay o tatay. O nga naman, Winalyn, ano? Dapat nga naman igawa na ng paraan yan. Gumising na yung gobyerno at gumawa ng paraan hinggil sa ganitong mga problema. At sana, total, pinagkakakitaan naman yung mga migranteng lumalabas ng bansa. Aba, gawa naman ng paraan ang maging ligtas, no? At kung nagkakaroon ng problema, ay magagawan agad ng paraan para sila ay makauwi. Katulad na lang nung mga nasa Saudi. Marami ba kayong natutunan ngayong umaga, Rolly? Marami po. Sige nga, ano? Tungkol po sa mga maraming ibang bansa. Mm-hmm. Ano? Kinikindatan mo lang ako, ha? Sige, Winalyn, ikaw. Ano namang natutunan? Natutunan ko po, ang dami po natin kababayan ng ibang bansa.
para lang kumita at masustentonan yung mga kamag-anak nila dito sa bansa natin. At sana nga ano, na-appreciate ng pamahalaan natin yung ginagawa nila dahil aba, sa bawat padala ng remittance eh, may napupunta sa pamahalaan at sa dami ng kanilang mga binabayaran sa pagpapapasport pa lamang, sa paglakad ng kanilang mga papeles, aba, eh ang laki-laki na agad ng nagagastos, kaya sana man lamang eh nasusuklian ito ng kaunting pagkalinga, pag-asikaso, pag-alaga, kasi ang hirap-hirap pag nasa ibang bansa ka at malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. At syempre, muli ang panawagan natin, sana may maayos at nakabubuhay na trabaho sa ating bansa, o di kaya yung mga magsasaka na kailangan pang isanla yung mga lupa, isanla ang kalabaw para lang umalis ng bansa natin yung kanilang mga anak. Sana wala nang ganun. Kung sila'y kumikita doon sa kanilang pagsasaka, o di kaya ay sarili nila ang kanilang mga lupang sakahan. O ayan, binabati natin yung mga nagte-text sa atin. Si Amy Habagat, ang galing-galing ng guest nyo na si Kuya Earl. Oo nga, gusto nyo matuto ng beatbox? Punta kayo sa Migrante. O, di ba? Ang husay-husay. O, mula kay Salome, ano yan? Good day, ang lakas ng programa nyo dito sa Tagaytay, Taytay Palawan. O, good morning sa mga Taytay, Taga-Taytay Palawan. At, sino naman yan? Hello kay Archie Navarro from Nisa, Palawan. From Rizal, Palawan. Magandang umaga sa inyo dyan. At hello kay Baby Sinag Laya from Tita Sari Laya. Aba, ang gaganda ng mga pangalan ninyo ha. At nagpapabati ang mga kapatid ni Rolly. Sino-sino yan? Ang aking mga kapatid na sila, Ella, Dudong, at sa kapatid din ni Winalyn na si Nano at Kalbo. At binabati ko naman yung mga taga Gabriela Women's Party sa Marikina. Aba, merong guapa school dyan mamayang hapon. Kaya good luck no sa Gabriela Women's Party Marikina. At sino naman ito? From Lita Mandia, pakibati ang La Grita at Curato family sa Agusan del Norte. Maraming salamat sa inyong pagte-text. Text pa ha, makakahabol pa kayo. Napakaganda ng ating naging talakayan kasama si Kuya Earl mula sa Migrante Youth. At nako, antabay lamang kayo kasi mukhang mas marami pang mga anak ng migrante ang masasanay at magiging mahuhusay sa gawaing pangkultura. Hindi lang sa pagbi-beatbox, ano? Malalaman natin may mga nagra-rap na dyan, may mga sumasayaw na dyan, may mga umaawit na. Kasi mas magandang outlet ito at mas magandang libangan ng mga bata kapag nalalayo sa magulang. Higit sa lahat, syempre, nauunawaan din ng mga bata yung konteksto kung bakit kailangang umalis ng mga magulang, bakit kailangang makipagsapalaran sa ibang bansa, bakit sila kailangang iwanan, at syempre, ang mas maganda pa, bukod sa natututunan nila yon, ay natututunan din nila ano yung mga pwedeng mga solusyon para ang mga magulang ay manatili na lamang sa bansa. O, Winalyn, sino-sino yung mga binabati mo? At sabi mo kanina may babatiin ka daw. Binabati ko nga pala yung ate ko dyan tsaka sa mga kaklase ko. Sa lahat ng nakakakilala sa akin. Hi sa inyo. Oh, lahat ng nakakakilala sa'yo? Mga kaklase mo saan? Sabihin mo naman. Sa Antonio J. Villegas Vocational High School. Third year po na po ako. O, third year ka. Dinaabutan ka pa ng K-12. Hindi po. Bakit? Naabutan ka. Third year ka pa lang eh. Oh, madadagdagan ka pa ng isang taon. Diba? Oh, aabot ka sa K-12. Oh, kung nasa abroad ang magulang mo, dagdag na isang taon yon na kailangan ka nilang pag-aralin. Oh, napapatawa tuloy si Kuya Earl. Oh, dapat resolbahin ang problema sa trabaho para di nagkakahiwalay ang mga pamilya. Mula kay Misty. From Husay Family. Oh, ang sarap-sarap daw makinig sa programa natin. Oy, ang sarap-sarap ding malaman na nakikinig kayo sa Kaya Natin To Kids.
syempre, ano, binabati natin lahat ng patuloy na nakikinig sa ating programa. Ipinapaabot nga po pala natin ang ating pahikiramay at pahikidalamhati sa pamilya ni Renato Reyes, no, ng bagong alyansang makabayan sa paglisan ng kanyang nanay, si Nanay Chit. Gayun din ang ating belated rin na condolences at pahikidalamhati kay dating Congresswoman Liza Maza sapagkat lumisan na rin yung kanyang ama. Yan, ang aming pahikiramay sa inyo, Liza Maza at Renato Reyes. Ayan, at naku, may mga nagpapahabol pa ha. Maganda ang talakayan ngayong umaga. Dapat maglaan ng trabaho ang gobyerno para hindi na mangibang bansa ang mga kababayan natin. Siya nga naman. At maraming salamat muli sa lahat ng nag-text, naging bahagi ng ating talakayan kay Kuya Earl na pinaunlakan tayo sa kanyang pagbisita ngayong umaga sa studio at pagbi-beatbox ha, bonggang-bongga. Maraming salamat. At dito po, no, ang bilis naman ng oras, nagtatapos na agad ang Kaya Natin To Kids episode ngayong Linggo. Pakinggang muli ang episode na to tulad ng ginagawa ng malalaki kong fans, bongga-bongga kong fans, ang aking magulang sa ating YouTube channel. Bumisita po sa www.youtube.com/kayanatintokids. Maraming salamat sa ating mga nakakwentuhan ngayon umaga at maraming salamat din syempre sa lahat ng nakinig. Tuloy-tuloy lang po nyo kaming chikahin sa Twitter. Bumisita lang po sa www.twitter.com/kayanatintokids. Tweet lang ng tweet mga friendships. At syempre ilike nyo na po ang Facebook fan page ng Artseya sa www.facebook.com/artseyachildrights. Mag-iwan kayo ng mga kwento o kahit anong sa pamamagitan ng Facebook. Mm-hmm. At binabati ko rin yung mga kaibigan natin. Angel! Ayan, binabati kita. Magandang umaga sa'yo. Ayan, inaanyayahan natin kayong muling makinig sa susunod na linggo. Pareho ring oras at magsama-sama tayong patuloy na makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To Kids! Kami